isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng laging nakasubaybay sa programang ito. Nandito naman po si Mr. 721 Catholic. Magbibigay naman po tayo ng karugtong komentaryo tungkol po doon sa naganap na debate sa pagitan ni Dino Diaz at Brother Janlo. And po mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na paglaki po ng ating subscriber. Kanina po kapatid, meron tayong 52 subscribers at bigla na lang pong pumunta ito ng 58 subscribers mga kapatid. Sa lahat naman po ng hindi pa nakapag-subscribe, nawa po huwag ninyong kalimutan pakiclick na lang po ng subscribe button at saka i-click na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng video yung gagawin po ni Mr. 721 Catholic. Ngayon po atin naman po tatalakayin, bibigyang komentaryo ang first cross na tanungan galing kay Brother Janlo papunta dun sa kay Brother Dino Diaz. Ayan naman po kapatid, unang katanungan, pakinggan, panuorin po natin at alamin kung ano po ang karapat-dapat na isagot dito ni kapatid na Dino Diaz. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Dino Diaz ng Baptist. At syempre, dako tayo sa 10 minutes na first cross ng ating negative, Brother Jando ng Catholic. Your time start now, bro. Tanong. Okay, unang tanong. Ginamit mo na ang sinabi ni Brother Junre. Napanood mo ba yung pagbibigay linaw ni Brother Junre sa linyang yan o hindi? Sagot? Napanood ko. Okay. Naririnig na po. Yes. Napanood ko. No? Kaya nakinuha po namin kung saan po yung kontrahan ng sagot sapagkat po ang oras na ito, no, ay kunti lamang. Hindi ko maipos ng buo at hindi po may lagay ng moderator. Kaya sabi niya kanina, si Next Maria daw ay nai-counting. At dahil napanood mo yung pagbibigay linaw ni Brother John Rian niya sa episode kung straight to the point, ano ang sagot ni Brother John Rian dyan sa video na yan? Straight to the point po, no? Wala akong pakialam sa straight to the point, kundi kung ano pong sinabi niya ayon po sa debate nila doon sa Debaters Convention ni R.A. Fuentes, no? Kasi wala naman akong hilig manood din sa straight to the point, wala namang point eh. So doon ako sa debate nanood ng sinasabi ay nilinis na si Maria sa sinapupunan pa lamang. Tapos sa pangalawa niyang pahayag, si Maria daw wala daw siyang sinabi na si Maria ay nilinis. Next question. Nang tinanong kita kanina kung napanood mo ba ang pagbibigay linaw ni Junior, sabi mo oo. At ang kanyang pagbibigay linaw nasa straight to the point. Ano ang sinabi niya doon? Mali. Ang paglilinaw ay nasa debate. Kaya nga po mayroong cross-examination, yun yung paglilinaw at pagsasagot. Kaya mali yung unawa mo. Paano ko maglilinaw doon sa debate na tapos na ang debate, di tulad po ninyo, na nagre-rebuff kayo tapos na ang debate at ipalabas ninyo na gusto namin magpasita. Next question. Next question. Na Dino Diaz naman. Yung katanungan po ni Brother Janlo, kung napanood mo po ba yung paglilinaw ni kapatid na Junre, hindi naman tinanong ni kapatid na Janlo yung kung napanood mo yung mismong debate. Magkaiba po yung debate sa pag lilinaw kapatid na Junre. Magkaiba po yung pag-aaral ng mathematics kaysa dun sa mismong exam na. Napakalayo po na pinagkaiba dun kapatid na Dino Diaz. Next question. So tinatanggap mo na hindi mo pala napanood ang pabibigay linaw ni Brother Junre sa naturang sinabi niya sa naturang video? Napanood ko doon sa debate sa cross-examination sa debaters convention. Napanood ko, nandyan po yung moderator natin. Kaya nga po, na-share ko ang video. Kung gusto mo, ibigay ko sa iyo ang full video. Next question. Kapatid na Dino Diaz, ang gulo mo kausap. Napanood mo yung paglilinaw, pero hindi mo napanood sa mismong paglilinaw sa straight of the point. Doon ka nanood sa mismong debate. Ang gulo mo kapatid na Dino Diaz, kasing gulo ng Haro Plaza at saka Mary Mart. Iisa lang daw yung Haro Plaza at saka Mary Mart. Kapatid na Dino Diaz, pakiayos ng buhay mo kasi ang gulo-gulo. Next question. Next, sabi, ang tema mo, kontrahan ng aral. Saan sa aral natin mo nabasa na kinukontra ni Junre ang aming aral? Ito tulad na lamang ng sinabi niya kanina, si Maria ay nilinis daw, no, mula sa sinapupuna. At maya-maya kinalaban niya.
hindi niya na daw sinabi na si Maria ay nilinis. Moderator, moderator is, hindi ko hinihingi ang kanyang opinion. Ang hinihingi ko ang opisyal na aklat ng Katoliko na sinasabi niyang kinontra ni John Rec. Okay. So, ina-analyze ko yung objection mo, bro. No? Naghihingi ka ng any reference, title ng book, etc. Kung ano pa yan. Doon sa kinontra daw ni John Rec. So, ano yung counter-objection mo dyan, bro Dino? Or maghahatol na ako, bro? Okay, ang counter-objection ko, moderator, hindi po categorical. Therefore, sasagot po ako anong gusto kong isagot ayon po sa kanyang tanong sapagkat malinaw po, no? Kasi ang paksa kong pinapatunayan, hindi ayon sa official na turo ng Katoliko, kundi ang kaliwanag ko, okay, o ang ano ko, ay ang aral po nila. Ayun, kapatid na Dino Diaz, yung katanungan po ni Brother John Lo, eh, hindi nyo po nasagot ng maayos. Yung tanong niya po, eh, saan mo mababasa sa aral ng Katoliko na kinontra ni kapatid na John Ray yung aral ng Katoliko? Hindi po siya humihingi ng sarili niyo pong opinion. Kung ang hinihingi po ni kapatid na John Lo dito, mga kapatid, ay yung mismong mababasa sa isang libro. At yun po ang magbibigay patunay na tama yung sinasabi ni kapatid na Dino Diaz na kinukontra daw ni kapatid na John Ray yung aral ng Katoliko, kapatid. Sabi mo nga kanina, di ba, kapatid, sa una kong video, hindi naman po magkakontra talaga yung aral ng Katoliko, kundi magkakaiba-iba lang po yung paliwanag, kapatid na Dino Diaz. Patuloy natin, mga kapatid. Ng Katoliko ay kontra-kontra. Mula okay. Mismo po kay John Ray. Therefore po, bro Russia, kung sabihin niyo ito hindi official ang pagtuturo ni okay. John Ray, lalabas po ito na kasinungaling okay na. Bro. Kasinungaling na. Okay na bro, ganito bro Dino. Wait lang bro ha. So okay na yan, naintindihan ko na. So ganito bro, meron tayo, kasi tayong rules bro na kung ano yung tanong, yun din yung isasagot mo. Ngayon, humihingi yung ating negative ng ano daw yung reference, title daw bro ng reference ba. Ngayon, kung makakapagbigay ka bro, bibigyan kita ng 20 seconds, pero pag papaliwanag mo lang, bibigyan kita ng 10 seconds dyan. So, bro Dino, saan ka dun bro? Paliwanag moderator. Sige, una, bro. Una moderator, di ba? Una po sa ano, sa rules ay kung ano po yung kanyang kung anong nilatag doon siya magtanong. So ayun po, nasagot ko po ng malinaw at tamang-tama nga talaga, official talaga na dahil po ginamit. Next question. Kapatid na Dino Diaz, ano po ba yung pagsagot nyo ng malinaw doon? Ano po ba yung sagot nyo na kalinawan sa tanong ni kapatid na John Lo? Yung katanungan niya po doon, kung saan mo mababasa, wala ka namang nabasa. Malinaw ba yun, kapatid na Dino Diaz? Siguro para sa'yo malinaw, pero para sa mga manonood, napakalabo. At parang may maliliwanagan na ibang sekta dito, kapatid na Dino Diaz. Sana ikaw na yun. Next question na bro. Yan na yung sagot niya, bro. At dahil nilatag mo na aral na Katoliko ang nagkontra-kontrahan, anong aral na Katoliko nga ang kinontra ni John Ray? Ito. Ang aral po ng Katoliko na kinontra ni John Ray, na sinabi ni John Ray kanina, si Maria ay nilinis lamang sa sinapupunan. Yung aral yun, ha? At sa huli, no? Sinabi niya na hindi na daw niya sinuro o sinabi na si Maria ay nilinis mula sa sinapupunan. Kaya po, napatunayan po natin dito na kontra-kontrahan ang katuruan ninyo na ito nga hindi na talaga mababasa. Paano ang papatunayan na kinontra ni John Ray ang aral ng Katoliko kung wala ka palang may pakitang aral ng Katoliko ang kinontra niya? Eto, napatunayan ko based sa sinabi po ni John Ray, at si John Ray po ay Katoliko at ang nanggaling sa kanyang aral, therefore yan po ay aral ng Katoliko na tinuturo po ninyo na pilit mo dipinsahan ang kanyang pagkakamali at pagsisinungaling ayon po sa naturang debate. Tinatanggap mo ba? Isang kaliwanagan po, kapatid Dino Diaz. Magandang kaliwanagan ito. Kasi kapatid na Dino Diaz, hindi naman porket Katoliko yung nagsasalita, yun na yung mismong aral naming mga Katoliko. Kasi maraming Katoliko po, kapatid na Dino Diaz, ang nagsasabing kailangan mo ng anting-anting. Maraming Katoliko ang nagsasabing
pagamot ka sa albularyo. Maraming Katoliko ang nagsasabing kailangan mo ng magpagamot sa kung sino-sinong quack doctor. Ngayon kapatid na Dino Diaz, yung mga sinasabi ng Katolik na ibang Katoliko na ganyan, yun ba ay aral ng mga Katoliko, kapatid na Dino Diaz? Isa pong pagkakamali ang inyong sinabi, kapatid na Dino Diaz, sapagkat hindi nyo talaga pinag-aralan yung utos o yung mismong aral ng Katoliko. Tip ko sa iyo, kapatid na Dino Diaz, pag-aralan mo yung aral ng Katoliko at baka sakaling maging katulad ka ni Brother Janlo na maging isang Katolik faith defender. Maraming salamat po, kapatid. Tinatawag mo ba na sa turo ng Katoliko si Maria ay nilinis ng preventive redemption? Yes or no? Ano? Bakit po? Sapagkat sabi ni sapagkat sinabi po diyan, no, ni John Ray, na hindi niya sinabi at itinuro yan. So, tapos ngayon, dalawa na kayong kontrahan ngayon. So, pagdat po ang paksa, papatunayan ko na aral niya kontrahan. Okay, tamo. Lalong tumibay dahil kontrahan na kayo ngayon. Next question. Saan mo nabasa na aklat ng Katoliko na hindi tinuro namin na si Maria ay nilinis ng preventive redemption? Sabi ko nga, hindi nga ako agree doon kanina sa sinabi mo, sapagkat ang aking inagrihan, yung aktual na nanggaling sa bibig ni John Ray na kinundra mo na magkalaban kayo sa paliwanag na kontrahan at lalong tumibay ang aking tinitindigan na kontrahan ang aral ng mga Katoliko dyan do. Sige po. Alam mo ba na sa turo ng Katoliko, si Maria ay nilinis nga using the preventive redemption? Yes or no? Wala pong aking sagot doon sapagkat ang aking tinitindigan moderator, no? Yung sinabi ni John Ray, no, na hindi niya sinabi yun sapagkat pinto niya lamang at sinuportahan ni John Doe ang kanyang pagsisinungaling at ngayon kontrahan na silang dalawa sa paliwanag. Isang nakakatawang kasagutan ito ni kapatid na Dino Diaz, mga kapatid daw. Kasi yung tita tinatanong sa kanya, yung aral ng Katoliko, yun naman yung sagot niya. Ayon daw sa sinabi ni kapatid na John Ray. Wow, kapatid na John Ray, talagang malakas ka dito sa kapatid na Dino Diaz, kapatid na John Ray. No, pa-comment naman po kapatid na John Ray kung ang tugon mo dito, kapatid. Salamat. So, paano mo kayo mapatunayan yung first time mo na kinontra nga kung wala ka palang may pakitang referensyang kinontra nga? Ah, meron. Pwede ko po i-play dito po sa, hindi nga ma-play ni moderator, pero meron na po kung nasin kay moderator na kontrahan ang paliwanag, no, ni John Ray tungkol si Maria daw ay nilinis. Kalaunan, hindi niya daw sinabi na nilinis. At ngayon, sinusuportahan mo. Therefore, dalawa na kayong magkakontrahan. So, malinaw po ito. Kaya marami ako next question na ilatag. Ayun, sa lahat ng ating taga-subaybay, no? Muling sinabi ni kapatid na Dino Diaz na kontrahan yung paliwanag ni na kapatid na Janlo at kapatid na John Ray. Isa lang po yung masasabi natin ulit, no? Hindi po kontrahan yung turo o aral ng Katoliko, kundi po magkaiba lang yung paliwanag ng bawat isa. So, ibig sabihin po, paliwanag po yung magkaiba, pero hindi po yun contradict, kasi po paliwanag nga po eh. Ibig sabihin ito, paano mo maipapaliwanag na tumubo yung kahoy? Yung isa naman dito ay bininyagan. Nagbinyagan ng tubig at diniligan ng tubig. Yung isa naman dito ay dahil sa sikat ng araw. Yung isa naman ay dahil daw sa ihip ng hangin. So, ibig sabihin kapatid, magkaiba lang yung paliwanag pero iisa yung tinutukoy nito. Kapatid na Dino Diaz, salamat na naman ulit sa inyong sinabi na magkaiba lang yung paliwanag pero hindi kontrahan yung turo ng Katoliko. Sinong Catholic Bible scholar ang may papakita mong kumontra sa paliwanag ni John Ray? Okay, si John Ray mismo. Siya po yung Catholic scholar. Ibig sabihin po ng scholar, nag-learn po ng aral mula sa Katoliko. Kung hindi mo alam kung ang ibig sabihin ng scholar, ibig sabihin ng scholar, nag-learn. Basa-basa din ang dictionary pag may time kung ang ibig sabihin. Inon. Next question. Ayun po mga kapatid, no? Yung katanungan po ni kapatid Janlo, sinong Catholic scholar ang kumontra
sa pahayag ni kapatid na John Ray. Yung sagot naman po ni kapatid na Dino is si John Ray mismo. Naku po kapatid, ano yun? Parang kinontra rin po ni kapatid na John Ray yung kanyang sarili. At saka may binanggit pa siya mga kapatid, no? Basa-basa din ng dictionary pag may time mga kapatid. Kaya ngayon may mga kapatid, meron tayong nabasang dictionary. Ganito po yung pagkakasabi tungkol dun sa scholar. Kung makikita nyo po sa screen, ito po yung mga nakasulat. At dahil sinabi po ni kapatid na Dino Diaz, nabasa-basa rin po tayo ng dictionary pag may time. Kaya mga kapatid, tayo po'y nagbasa ng dictionary. So ito po yung lumabas sa dictionary. Una, a person who attend school or studies under the teachers. Tatagalogin po natin ito kapatid para maintindihan ni kapatid na Dino Diaz. Isang taong pumasok sa isang paaralan o nag-aaral sa ilalim ng guro. Yun pong Tagalog na to. Ibig sabihin po, yung taong nag-aaral pa lang kapatid. Yun po yung isang paaral, nag-aaral pa lang na tinuturuan ng isang guro. It means po, iyon po ay mag-aaral. Hindi pa po yun scholar na as in scholar siya na makatalino na. Yun kapatid na, nag-aaral pa lang. Pangalawa, a person who has done advanced study in a special field. Tagalogin naman natin po kapatid na. Isang taong nakagawa ng advanced na pag-aaral sa isang espesyal na larangan. Yun po kapatid, nakapagtapos na sa isang espesyal na larangan. Si kapatid na John Ray po, kapatid na Dino Diaz, wala pong certificate na makakapagpatunay na siya po ay nakapagtapos na sa isang espesyal na larangan. Ito pa isa, napakaiksi nito kapatid na Dino Diaz. A learned person. Tagalogin natin ha. Isang taong natuto. Kapatid na Dino Diaz, alamin po natin yung pinagkaiba ng natuto sa matuto. Kapatid na Dino Diaz, dito ha? Natuto. Ibig sabihin, past tense na po ito. Kumbaga, nangyari na po ito kapatid na Dino Diaz. Natuto na. So, ibig sabihin, kung talagang scholar na itong si kapatid na John Ray, ilabas mo yung mga patunay mo na nakapagtapos na po ito ng kanyang pag-aaral at nakapagtapos na ito sa isang espesyal na larangan na pag-aaral para masabi po natin si kapatid na John Ray ay isang scholar na kapatid na Dino Diaz. Pero bilib ako sa kayo kapatid na Dino Diaz kasi nga tinawag mo scholar itong si kapatid na John Ray. Wow! Bilib na bilib ako sa iyo kapatid na Dino Diaz. Okay. Meron ka bang maipakita na Catholic na si John Ray ay isang confirmed Catholic Bible scholar? Ah, yes, may napakita po akong video na si John Ray po, ibig sabihin niya na nag-scholar, yun ay nag-learn, no, natuto. Ayan. So, ibig sabihin po dito mga kaibigan at kapatid, dahil sa pahayag ni John Ray, nagkakaroon po ng kontrahan at sinusuportahan mo ngayon, kaya nagkukontrahan na ngayon yung aral ninyo. At itulad ng sinasabi ko, brother John. Next question na. Next question. Maaari mo bang ipakita sa screen ang certificate ni Brother John Ray na siya nga ay confirmed Bible scholar? Ito ang aking sagot, moderator, no? Hindi certificate, tandaan mo ang batayan kung paano mag-scholar ang isang tao, no? Mayroong tao po nagle-learn, no? Hindi dahil po, no, na nag-aral siya para magkaroon po ng certificate para matuto ka dito, no? Mayroong tao po ay naghalungkat na siya mismo ang nag-aral. Next question, bro. Ayan. Next question. Anong degree sa theology ang natapos ni Brother John Ray para masabi mong siya ay confirmed Catholic Bible scholar? Ah, wala siyang degree. Wala siyang degree. Sarili niya pong tuklas. Tandaan mo, hindi po mo, no, na nag-aaral ka, yun yung magiging scholar. Tandaan mo, sa Bible po, ang nag-learn, yun yung scholar. Paano ka nag-learn? Sarili mo pong pag-aaral. So, ikaw po yung matatawag na scholar tulad ng mga apostol. Makonsider po silang scholar sapagkat sila din next po... Next question, pero... Ayun mga next kapatid, no, narinig nyo sinabi ni kapatid na Dino Diaz na ang batayan daw sa pagiging scholar ay hindi isang certificate kundi isang makikita sa isang tao na nag-learn. Yung ibig sabihin, yung nag-aaral pa lang. At yung isa pa sa batayan na pagiging scholar, yung taong naghalungkat ng mga turo, naghalungkat ng kaalaman. Ibig sabihin, kapatid,
naghalongkat pa lang, ibig sabihin nun, nag-aaral pa lang. Kumbaga, kita mo si Detective Gunan, hindi niya pa nasolve yung kaso. Kapat na? Kaya naghahalongkat pa lamang. Katukatalwa, Detective Gunan, kapatid, na kailangan niyo munang maghalongkat, no? Para malaman niya yung katotohanan. So, ibig sabihin, kapatid, si kapatid na, Jandre, tama ka nga naman. Si kapatid Jandre, nag-aaral. Tama ka, kapatid, nag-aaral sa tamang proseso. Kaya po, si kapatid na Jandre, italagang makakapagdepensa ng pananampalatayang Katoliko kasi nga, nag-aaral siya, kapatid. Pero hindi niya pa natapos yung kanyang pag-aaral. Kaya tuloy-tuloy pa rin ito sa pag-aaral, kapatid na Dino Diaz. Kaya ikaw, Dino Diaz, simulan mo na ang iyong pag-aaral, kapatid na Dino Diaz. Next question, bro. Yung sinasabi mo na si John ay Bible scholar, yan ba ay kasinungaling o kinonfirm niya? Sagot? Ito ang aking sagot, no? Malinaw ba yan, Brother Jando, yung boses ko sa'yo? Yes, bro. Yes, malinaw. Okay. So, ito ang aking sagot. Una, kasinungalingan yung sinabi mo na sinabi kong Bible scholar si John Ray. Si John Ray po, sabi ko, ay scholar, natuto, Catholic scholar, natuto po sa sarili niyang paghalungkat at pag-aaral doon sa kamalian ninyong doktrina. Kaya nagkakontrahan po kayo. Kaya mali. Next po, question, bro. Yung tanong mo. Next question. Ibig mo bagang sabihin, Dino, na kinokontra mo na yung sinabi mo kanina na si John Ray ay Catholic Bible scholar? Ang sinabi ko, Catholic scholar, hindi Catholic Bible scholar. Kung balikan mo ang video, malinaw yan, Brother John. Doon sabi ko, Catholic scholar. Bakit po nag-learn po yan? Nag-learn po siya. Kasi tandaan mo, sa Bible hindi kayo nag-learn, kaya hindi po matawag na Catholic Bible scholar. Wala kayong alam sa Biblia. Next question. Nasaan ang certificate na may pakita mo si John Ray ay Catholic scholar? Ito. Tulad ng aking paliwanag kanina, hindi kailangan na magpakita ka ng certificate para tawagin kang scholar. Kasi nga nag-learn ka ng sarili mo. Sino ngayon mag-recognize siya? Ikaw may nag-aaral ng sarili mo. Tulad nga sa aral po niyo, kontrahan kaya sarili niyo walang aral. Kaya nagpukontrahan kayong dalawa. Wala kang may maitanong doon sa mga punto ko tungkol doon sa mga jika. Time na bro. 10 minutes time. Ayan na yung signal ayun natin. Ayun po mga kapatid, no? Natapos na po yung 10 minutes cross-examine ni kapatid na Janlo kay kapatid na Dino Diaz. At napakita po dito na wala pong napanindigan si kapatid na Dino Diaz sa kanyang pagkatindig. Yun po kapatid, no? Talagang ipinagpapatuloy ni kapatid na Dino Diaz na si John Ray ay isang scholar. Kapatid na Dino Diaz, matanong nga po kita. Paano mo kaya mapapatunayan na graduate ka na po sa elementary kung wala po kayong diploma? Kapatid na Dino Diaz, paano mong masasabi na graduate ka na sa high school kung wala po kayong diploma? Paano nyo po, kapatid na Dino Diaz, masasabing graduate na po kayo ng kolehiyo kung wala po kayong diploma? Sa mga nanonood po ng TESDA, tanong ko lang po dito kay Brother Dino Diaz, paano mo mapapatunayan na ikaw ay NC1 holder, NC2 holder, o NC3 holder kung wala po kayong hawak na papeles na magpapatunay na kayo po ay isang NC3 holder? Kapatid, yun po ba kapatid, pag nagsalita po ako na isa akong engineer, ay isang engineer na po ba ako kapatid? Kalaruhin ko lang kapatid ah. Sasabihin ko ngayon, isa akong engineer, pero kapatid yung katotohanan, isa lamang akong manggagawang hamak na construction worker at hindi po ako engineer. Yun po yung halimbawa, o kapatid. Hindi po ibig sabihin na pag sinabi ni Juan na siya ay isang mayaman, isa na po siyang mayaman. Yun po ay kailangan niyang patunayan. Kaya ikaw kapatid, isang hamon sa'yo, patunayan mo yung totoo yung sinabi mo para hindi maibalik sa'yo yung sinabi mo kay kapatid na John Ray dun po sa pahayag 21 utso. Yun kapatid na Dino Diaz. Sana'y mumabot sa iyo ang video na to. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng lagi nakasubaybay sa ating programa. Katotohanan ating pag-usapan. Bago po tayo magtapos,
Isang pasasalamat muli para sa inyo, mga kapatid, sa patuloy na suporta sa ating YouTube channel. Naway maging marami pa po tayong hinggan yung tao na mag-subscribe po sa ating YouTube channel, komentaryo ni 721 Catholic. Yan po, God bless po sa lahat.